Hello po sa bawat isa at welcome pong muli sa ating pong panibago pong Tagalog Piano Tutorial. At ngayon pong araw na ito ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa relative minor. So, kung yung una po ninyong makikita sa screen, yan po ang natural minor scale. So, pinili ko po yung A minor. Yan po ay relative minor ng C major. At kung makikita nyo po, una pong nota na nandiyan ay A. So, meron po kayo nakita WH. Yan po yung whole step at saka half step. Kung maiba po sa inyo na panood nyo na yung major scale, di ba meron din po dun yung pinaka structure niya na yung kung ano yung whole step and half step. So, ito po sa natural minor scale from A, bilang lang po kayo ng tatlo. A, so 1, 2, 3, papunta sa B. So, yun ay whole step. So, from B, 1, 2, papunta sa C, half step. Half step or yung semitone po ang tawag din doon. C to D, 1, 2, 3. So, yun po ay whole step. D to E, 1, 2, 3, whole step. Tapos, E to F, 1, 2, half step. F to G, 1, 2, 3, whole step. And then G to A, 1, 2, 3, yun po ay whole step. So, yung mga iba po na hindi pa po alam kung ano yung major scale, yung structure nun, meron po akong video doon na pwede nyo pong balikan para po malaman yung structure. So, ito pong ginagawa natin ay natural minor scale. So, meron po ding major scale. Pero ito yung whole step and half step ng natural minor scale. Kasi mayroon ding sa minor scale, meron din harmonic at saka melodic minor scale. So, yun pong pag-aaralan natin ngayon ay natural minor scale. Okay. So, ano nga ba ang relative minor? So, yung word po na relative, di ba? Relative in Tagalog, kamag-anak. Pero sa music talaga, parang kamag-anak talaga ito. Kasi, yun yung lagi yung tinutugtog na minor. Kapag tumutugtog kayo ng mga chords sa gitara, sa piano, kahit anong instrument na ginagamitan po ng chords, lagi yung ma-encounter ang relative minor. So, yung kamag-anak niya na minor. So, ayun nasa screen po natin, ang sinasabi dyan, bawat isang major key ay may relative na minor key. Okay? So, bawat isang major key, di ba dati napag-aralan na natin yung mga sharps and flats, kung ano yung mga key signatures na nandun. So, ito muna ngayon, tingnan natin, parang hinihimay-himay natin, ano ba yung relative minor? So, yung pinakakamag-anak na minor ng mga major key. So, una po dyan, makikita nyo sa taas, yun yung C major scale. Tapos, yung sa baba, yung minor scale niya. Yun ay ang A natural minor scale. So, paano po ang pagkuha ng relative minor? So, itong makikita nyo po dyan, yung C scale, C, D, E, F, G, A, B, C. So, yung C na scale, merong mga iba't ibang paraan para makuha ang relative minor. So, from C, bilang lang kayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa scale, yun na yung A, A minor. Okay? So, yun yung isang paraan. Papunta po sa kanan. C, D, E, F, G, A. So, yun ang kanyang relative minor. Isa pang paraan ay from C, bababa kayo. Doon sa scale po na nakikita ninyo, C, B, A. 1, 2, 3. Pababa ng 1, 2, 3. Diyan po sa scale na yan. So, A, yun ang kanyang relative minor. Halimbawa naman, may isa pang, halimbawa, hindi kayo magsisimula dito sa C. Pwede rin bilangin nyo yung lahat ng semitone. From dito sa C, hindi kayo dito magsisimula, pero magsimula kayo sa kaliwa nun, yun, yung B.
1, 2, 3. So, tatlong semitone. 1, 2, 3. Tatlong half step. Yun ang relative minor. So, maraming paraan para makuha yung relative minor. Kaya, depende na po sa inyo kung gusto ninyo mas madali sa inyo na from C, magka-count kayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minor. O kaya, from C, magka-count kayo ng 3. 1, 2, 3. Dun sa scale na yan, pababa, A minor. O kaya, from C, yung katabi muna nun, doon kayo magsisimula magbilang, B, tapos itong black key, and then, A. So, 1, 2, 3. Na semitone, yun ay A minor. Na relative minor ng C major. So, ngayon naman po, sa G, G major scale. G, A, B, C, D, E, F sharp, G. So, bilangin natin from G, anong relative minor niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, E. Yan ang kanyang relative minor, pang-anim. E minor. Or, from G, bilang kayo pakaliwa dyan sa scale na yan. 1, 2, 3, G, and then F sharp, E. So, yun ay relative minor, E minor. Halimbawa naman sa D. Yan ang scale ng D. May dalawang sharps. Ang D major. So, ang sharp, naka-sharp dyan, F sharp and C sharp. So, from D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang relative minor ng D major ay B minor. So, another way ng pagbilang ulit, pababa. D, then C sharp, and then B. So, yan ay B minor. So, yun lang po ang mga example kung paano kumuha ng relative minor. So, ito pong relative minor ay hindi siya nagbabago. So, sa music, yung napag-aaralan nyo po sa theory, pwede nyo siyang i-apply kung ang tinutugtog nyong instrument ay guitar o mga iba pang instrumento na gumagamit po ng chords. So, hindi lang po ito pang piano or pang keyboard, kundi doon din sa mga instrumento na ginagamitan po ng chords. Okay? So, sana po ay mapag-practicean po ninyo yun. So, yung mga inaral nyo na makanta kung ano man ang key na yan, ng major key na yan, pwede nyo na ngayon malaman kung ano ang tinatawag natin sa music na relative minor. So, yan, ito po ay panibago pong kaalaman para sa inyo na music term na relative minor. Sana ay may natutunan po kayo sa ating lesson. Ingat po sa bawat isa. God bless.